Alright, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At syempre po, pag Lunes tayo ay excited dahil ano po, we want to share you the good news. Syempre, umpisa po ng Linggo, gusto natin maarmahan o maging ready kayo sa anong mangyayari in the next 4 days. Sa buong linggo ng inyong pagtatrabaho o kung ano man ang inyong linya ng trabaho, work from home ba yan o nasa labas pa rin, ano? Katulad ng ating mga frontliners, talagang saludo po tayo sa kanila dahil napakatatapang at somehow nandun na rin yung matatawag na serbisyo publiko dahil isa na sa alang ang kanilang sakripisyo, maski medyo compromise na ang kanilang siyempre kalusugan, nakaharap ka sa lahat ba naman ngayon dahil alam nating ECQ pa rin, ano? Or modified ECQ pa sa ibang lugar, but still, nandun po yung kailang nag-iingat. So, yun nung dasal natin na sila ay maging maayos at hindi naman makasama sa mga infected pa rin, ano? At syempre, Lunes nga po, gusto natin kayong bigyan ng mabuting balita. At every Monday, ito po yung ating dinidevote na oras o episode na bigyan kayo ng one verse a day keeps all our worries away, di po ba? Ang sarap dahil ito yung matatawag nating ano, armas. We will have to put on or sabi wear or put on the full armor of God para hindi po tayo ano napapahamak o hindi tayo matatawag nating tayo ligtas sa kung ano pa man mga sakuna o disaster o kahit ano pa yan. Naku, ang sarap-sarap po ng aming mga pinag-aaralan ngayon, no? So, hindi ko na patatagalin pa dahil siya ang aking prayer buddy, ang aking prayer partner. At syempre, meron kaming kinoconduct na every Wednesday na CBSI, ano ba yan, Bible Study Group. Table 7 yan. Diyan tuwing Wednesdays aming Zoom meeting at isa siya sa aking mga talagang matatawag kong pinagkakautangan ko ng loob. Bakit? Siya ang nagpakilala sa aking, ito, para naka-join ako sa aming weekly Bible study dyan sa Green Hills. So let's call on para ibigay niya ang kanyang one verse a day, no less than taga Dr. Helen Mila of HCM Clinic and Mohesaka Beauty Clinic. Tingnan niyo naman ang beautiful niya. Nakita niyo ba sa screen? Hello, welcome, Dr. Helen. Hello, sis Loli. Good afternoon. Good afternoon. Ayan, nakikinig sa'yo yung buong mundo. Can you hear me? Yeah, loud and clear. Malakas naman, no, Engineer Daniel. Ayan, siguro... Thank you. Sa madami kasing nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, no? Lalo na sa mga kamag-anakan ko sa Amerika. Yan, sa LA, sa West Coast, sa East Coast, sa Vegas. At lagi nilang inaabangan itong ating segment na one verse a day. Yes. Ito yung kanilang, alam mo na, every so often, every day, we are faced with what? Different, insurmountable, matatawag nila, no? Na concerns. So ayaw ko silang... Yes. Maging burden. Ayaw kong masyado nilang tanggapin na mabigat ito because there's always a what? A solution. The answer. There's always gonna be an answer to their problem, to their every need. So, ikaw, i-share mo sa amin yung one verse mo para naman mapalaya natin yung ating mga tagapakinig from different strongholds. Go ahead, Dr. Helen. Yes, Sister Loli, you know, it really... Pinagpipiray ko talaga kung ano yung isi-share ko. But really, one of the verses that's really close to my heart because I believe I really heard from the Lord, you know, through His prompting of the Holy Spirit. Palang whisper po siya sa heart and mind ko is this verse so special to me in Romans 8. Okay. So it's found in chapter 8, verse 39, yung pinadala ko po sa inyo. Yes. Mr. Lodi. Ah, oh. So neither height nor depth. Death. Or anything else in all creation mm-hmm. will be able to separate us from the love of God, that is in Christ Jesus our Lord. Amen. So actually, this whole chapter 8 po is parang napaka-special and then it really is one of the parang inspiring, kumbaga heartwarming verses po na promise ng Panginoon sa atin. Kasi ang linaw, ano, Dr. Helen, neither height nor depth. Kahit nasa taas, katas-taasan pa yan, na magtago ka, or from the abyss, down, below, to the pits. Yes. Aba, yes. Hindi ka makakaligtas. Kasi kita ka. Buti na lang. Panginoon. Buti na lang, hindi tayo makaligtas.
hindi tayo mawawala sa radar ng Panginoon. Sa vision from His love. Right. Because then nga sabi mo, we will not be separated from His love. Ang love niya kasi talagang yun nga eh, no? Yan naman ang punot dulo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So alam natin yan. Yun ang punot dulo. Yun na ngayon ating tinatanong. Sa iyong pamumuhay every single day, dahil syempre iba naman ang area of expertise mo. Ikaw ay doktora, beauty dermatologist. Syempre yung iba rin nating mga kababayan dyan or somehow mga nagiging patients mo, no? May kanya-kanya ding concerns. Paano mo siya napapractice? Anong, like how do you plant the seed of God or the word of God? Go ahead. Itong well, it's a privilege, ho, because actually in the profession where I'm in, right, itong skincare clinic, na-inspire po ako. Actually, I took over from my late mother, Sister Ophelia Quinn. Famous. So, siya po yung talaga nag-start ng sarili niya skincare clinic, which na talagang ako naman, inspired me to take up medicine. Okay. And then siya naman, talagang inano na niya ako, pin-repair na niya ako for this. And then actually, when I was watching her, actually when managing the clinic, marami siyang clients na talagang nag-o-open up din sa kanya ng mga problema. Kasi hindi lang naman, oh, actually, even for me, like my clients now, they come here. And then you become close to your patients. And then not only na tinitreat mo sila yung relationship niyo hanggang professional lang, but actually, you've grown closer also to them in a personal, more personal way. So parang nag-o-open up siya. So in the case of my mom, ang dami po niyang napa-inspire at na lead kay Lord. Lead kay Lord, importante. Yes. Kasi may mga burdens naman eh. Di ba? Kaya nga nag-open ka sa'yo. Nag-open up sa kanya. Nagiging siya, manang Ophelia. Naging lovingly yours. And then, on to you, passing the baton, ikaw na ngayon. Because, So, yun, everyday thing, anong mga concerns? Like, paano napapagpanalo somehow? Kasi nga, neither heights or depths or kahit napakataas ka, nasa saan ka man lugar, tuntun ka ng Panginoon eh, kita ka niya eh. So, ano yung mga more or less na common problems na sinasangguni somehow sa'yo? Well, actually, yung common problems. General lang. We have our financial concerns, relations. Yeah, relations. I'm not exempted. Right. All of us, me included. Medyo, pumihid ka ng kaunti, no? Break yung signal mo, doktora. Medyo, sis, ayan, mukhang, ayan. Better? Better na po. Alright. Okay. Alam ko kasi busy ka, pasensya na. Talagang, we need your insights kasi sa gulo ng nangyayari sa iba't ibang lugar natin, not just in Manila. Ngayon, meron akong mamaya may public service akong pananawagan dahil magkukulang daw ang tubig somewhere in Caloocan or the East Zone. So, alam mo na yun, yung mga concerns na ganyan, somehow, ang laking problema din dahil wala silang tubig eh. How can you, sa akin nga, pag nawalan ka ng kuryente, mas okay pa kesa sa tubig, di ba? So, these are the most frequently na matatawag na concerns ng everyday life. But how do you resolve it? How do you somehow give them yung pag-asa na hindi sila dapat masyadong nag-aalala? Sabi nga you're more than enough. God is more than enough. We will overcome. Paano yun? God has a way of really showing you, like in the way He has manifested Himself to me. Yes. Kasi I remember that time, maliit pa yung mga bata. I was on my way to the school of my child, one of the school of my sons. Okay. Actually, magbabayad ako ng tuition siya noon. Mm-hmm. So, ramdam ko talaga yung stress at that time. And that was the time I heard the voice, the Lord. And that verse was given to me. Mm-hmm. Romans 8, verse 39, chapter 8. Mm-hmm. So actually, kahit ano pa yung dinadaanan natin, whether it's a very small thing, siguro na yung magbabayaran tayo, but of course, hindi naman ang small thing yan. Right. Small thing siguro sa iba, but sa atin, malaking bagay. Diba? Kasi kanya-kanyang burden pa yung dinadala. But the Lord knows. Mm-hmm. And the Lord's love will always lead us through victory and triumphant through Jesus Christ. Mm-hmm.
na he has a way of comforting us na hindi po tayo pinapabayaan. Right. He always, there's always a way out of all our obstacles. Mm-hmm. Parang he'll never leave us nor forsake us. He'll never leave us nor forsake us. Even though we may feel alone at the time. Right. That's our journey. Kasi minsan ho, hindi naman natin talaga matuto, hindi tayo matuto unless hindi natin madadaanan din. Hindi natin ma-encounter si Lord kung wala din tayong testing. Right. Kailangan may challenge, ano? Oo. Ito nga, ano? Itong nagtatanong, ano? Narinig ka niya ngayon. How do you reconcile this? Natalo si Pacquiao kasi yan very burning issue, ano? Bakit God allows that to happen? Na alam naman ng lahat na talagang nag-prepare siya for the fight, kumbaga sa ano, nagsunog ng kilay, or talagang lahat ng klaseng training at workshop, at hindi siya tumigil para talagang exercise, etc. And yet, natalo. So how do you somehow accept that? Kasi sabi mo nga, may maliit, may malaking problema, pero yes, alam po ng Panginoon, even before you ask, ano ang pwedeng, He has a way, you know, God will make a way, or para ikaw ay, kumbaga dun sa footprints in the sun, iisa lang ang footprints, yung pala kinakarga niya yung problema mo. Oh. Ako naman po, actually, before I answer that, I want to, hats off kay right. Senator Pacquiao. Senator, yeah, the humility. I have admiration for the person, for the senator. Because at 42 years old, although we know talaga, kasi syempre it's a human nature na, kailan mag-retire na yan, kasi 42 years old. But he has shown so much dedication and I believe passion. Talagang passion niya ang boxing. Yes. And then maybe in his defeat now, it's also one way because win or lose, the Lord, it doesn't matter naman ho, the Lord's hand is on you. Yes. But maybe ang answer is through his defeat. Right. Yan na yung may nakakatulong din siya sa opponent niya, giving the opportunity giving to chance. Mr. Ugas to shine. Oo, because siguro time na talaga time. Din niya mag-shine, and also for Mr. Pacquiao to also Senator Pacquiao to acknowledge right. in his defeat. Although talagang buti na lang ho na diba sinabi niya sa post-fight ano niya na walang nangyaring masama sa both of them physically. Ang lakas niya Imagine after the fight nakapagsalita siya, maayos ang mukha niya, hindi siya depressed. For his age ho, that's a close fight. Yes, miraculously. 22-year-old, talagang he really gave it his all. His best. Lahat naman ng blessing natin, hindi na ano sa victory ho eh. Yeah, hindi naman and laging will also come in our and revelation of the Lord. Right. Will also come to our low challenges, to our loss. Losses. Okay. And he makes it happen for a purpose. It happens for a reason. That means baka kailangan na siya magpahinga, mag-retire, and give a chance to the next fighter to shine. Para yun naman ang bida. But you know, what I really admire most, in humility, he asked for forgiveness. Sabi pa niya, paasensya na po, sorry na po for, sa nakatnatal. Oo. How can somebody do something like that? Ano? Kasi karamihan, pag natalo, depressed na, and then may sisisihin pa or something, magsi-finger pointing pa, magbe-blame pa dahil hindi ko na ayos yung ganito ko, inantok ako, or na, you know. Siya hindi, in all humility, sabi niya, sorry po, I did my best, pero ito po yung kailangan mangyari. But again, so ang point here is, katulad ng sinabi mo, neither height nor depth, hindi naman dahil sa lagi kang panalo. Napalo po kayo na babayaan na kayo ni Lord. Right. Nandyan pa rin siya. He is in control and God is a sovereign God. Ang sarap marinig yan, Doktora, kasi ang daming pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. In fact, meron akong pinorward sa iyo. Tutulungan ko din yan maya-maya. She is being maltreated ng kanyang Sudanese husband sa Sudan. So now she's crying for help na i-repatriate namin siya or ako. But ang problema, there is yung anak hindi pwedeng isama under the name of the Sudanese surname. So ang syempre ang rule of thumb, ang rule ng mga immigration, kailangan merong consent ng father. Paano niya itatakas yun ng text niya sa akin kanina. So sabi ko, we will pray about it. Hindi pwede itakas. Hindi pwede kasi nga kukuhanin yan sa airport ng Sudanese authorities. Hindi rin kayo mapapayagan. So we have to pray. So pag ganun, doktora, ng mga
nakaka-mind-boggling na mga problema talaga o nerve-wracking, ano. How do you, ano ang pwede nating i-share? Because ito nga, Romans 8:39 eh. Kita ka pa rin ng Panginoon kahit ka pa na sa pinakamailalim na lugar at anong dinadaanan mo, pinagdudusahan mo somehow, baka yun ang sacrifices, eh hindi ka niya, ano, ipapabayaan. Ganun yes, ba? Mm-hmm. Well, this is at this time po, not we and when we're facing our trial, right, na talagang ang feeling na may dinadaanan ka. Out ka ni Lord. Talagang kahit anong plano mo sa buhay, kasi we have a tendency na sige, ito yung plano ko, ito yung gagawin. Yeah, yung sarili mo. Well, we want to solve our own problems. If the doors are closed, okay, so apparently, it's only the Lord's voice na talagang manginginig, mag-ano sa atin, yung mag-sustance, ano talaga natin, manginibabaw, mm-hmm, na mas naririnig natin siya. Mm-hmm. Sa ating pag-iisa. Right. So, we undergo this. So, takapit lang for that sister who is undergoing that problem, ho, yung yes, maltreatment, mm-hmm, na talagang this is an opportunity for her to call on the Lord, and of course, we will also pray for her, mm-hmm, na maramdaman niya yung present hand ng Panginoon. Mm-hmm. So, most of the time kasi, masasabi natin na yan, ang ganda ng pagkaka-illustrate mo. We do it or we keep doing it our own way. So, again, yes, God's ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So, dapat, we will just trust Him bago yung pamamaraan natin. Yes, kasi habang meron pa tayong mga kakayanan, hindi natin masyadong pinapansin si Lord. Eh. Oo, not to take for granted. Nasa side lang siya. Yes, tama. Mm-hmm. That's true. Guilty as tried. Ako din. Sa dami ng... Kaya, parang kaya ka din. Kaya to eh. Kaya ko to eh. Yes. Hindi. Oh, hanggang sa maubusan na yung ano mo, kumbaga yung mga braha mo, naubos na. Right. Wala ka ng ibang pupuntahan. Wala ka na. No? Your back's against the wall and you realize that the Lord was there all along. That's the only time na hihingi ka na sa Kanya ng talagang cry out for help. So again, yes, ang ganda ng senior mo dahil ito na yung very powerful testimony na kahit saan ka, eh, kita ka ng Panginoon eh. So don't even worry. Basta you cry out for help, talagang sasaklolohan ka niya. But you have to be willing to ask Him. Yun minsan kasi mayabang nga ang tao. So hindi yes, ka tutulungan ng Panginoon. God opposes the proud and gives grace to the humble. So kung gusto amen mo, katulad ka ni Senator Pacquiao, in humility, kailangan you ask and seek Him first. No? Yung mga effort ko. But again, saka ako na itutuloy yan. Give us a closing prayer. I know you're so busy. I'm so thankful na talaga. Nakagilip ka namin. I'm so blessed. Kasi siyempre, I'm not used to... no, but you're very articulate. Very well explained. Para lang tayo nag-uusap. Oo, diba? Sabi ko sa Romans 8:30. Tapos sa mga nakinig, nako, bibigyan po namin kayo ng price yun ng Bible pagka naalaman nyo po itong aming pinag-usapan ni Dr. Helen. Hindi ko na uulitin dahil yun yung kaninang sinabi niya, one verse a day keeps all our worries away. So, closing amen prayer, Dr. I door. Go ahead. Thank you for this opportunity, Lord, that I can share your word in Romans 8, verse 39. Totoo naman po, Panginoon, na kahit anumang you're facing right now, you are nothing and nothing will ever separate your love, separate us from your love. So, Lord, thank you, Lord, na we hang on to this promise that, Lord, thank you, Lord, that you are there for us. You never leave us nor forsake us. And for those who are listening, who are undergoing a struggle right now, na meron silang burden, Panginoon, sa kanilang puso, that you only know, I pray, Father, that you will touch that heart, O Lord. And thank you for using the program of Sister Tony, Lord, who inspires so many hearts, and to know, Lord God, that you are there. Amen. That, Lord, you're the only one who can satisfy our longings and an answer to our prayers. So thank you once again, Lord. We give you glory,
the honor and the praise. The praise. Jesus' mighty name. Okay, amen. Thank you so much. God bless and thank have you. A productive day. I'll see you soon. I love you. Okay. Thank you. God bless. Love all right. Yan po si Dr. Helen Mila of HCM Clinic, Mohesaka Beauty Clinic, and Sir Green Hills, my prayer buddy. I'll see you on Wednesday for our usual study, Bible study ng CBSI led by Miss Carol Halili and Sister Len, Miss Leia Darwin. Okay, servicio publico very quickly. Ito pong mga mananawagan po ang Maynilad, paunawa sa mga customer at publiko, na magsasagawa po ang Maynilad ng network maintenance activity sa Caloocan City upang patuloy na mapabuti ang serbisyo patubig sa West Zone. Ito po ay sisimulan bukas, August 24 ng 12 ng tanghali at magtatapos hanggang August 25, Miyerkules, sa Wednesday ng alauna madaling araw. So magkukupuni po ng tagas, ayun, sa 50mm diameter na tubo na nakakabit sa 8.5 feet diameter primary line na nasa 6th Avenue, pagitan ng 8th and 9th Streets sa Caloocan City. At dahil sa proyektong ito, pansamantalang makakaranas ng mahinang supply o kawalan ng tubig ang mga sumusunod na lugar. Yan po ay sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Manila, Quezon City, Paranaque, Pasay at Bacoor at Cavite, Imus, Kawit, Noveleta, Rosario sa buong Cavite Province. So pinapayuhan po ng Maynilad ang mga apektadong customer na mag-ipon ng sapat na tubig para sa itatagal ng water service interruption. So, yan po ay may pagkukumpuning isinasagawa ang Maynilad. So, importante po na kayo ay handa nang hindi naman kayo mawalan ng tubig. Again, ito po ay sa mga lugar na, ulitin ko lang, sa Caloocan, Las Piñas. Mawawalan po ng temporaring supply lang ng tubig. Ano? Caloocan, Las Piñas, Malabon, Manila, Quezon City, Paranaque, Pasay at Bacoor at sa buong Cavite Province, diyan naman sa Imus, Kawit, Noveleta, Rosario sa Cavite Province. Okay, lang po malinaw. At tumunghay lang po kayo sa ating programa or dito sa aming himpilang DWRC 882 para sa karagdagang paunawa. Ano? Importante po ito. Tayo po ay talagang blessed na blessed for this day kasi alam natin na armado tayo. You know, when you know the truth, siyempre po ang kasunod niyan, we will be set free. Lahat makakalaya tayo sa mga anumang bandage na matatawag, yung mga katuruan na alam natin na mga superstitious beliefs. Ayaw po natin yan dahil yan ay likha lamang ng tao. Doon tayo mananangan or actually we will hold on to the truth. Ano po yung truth? And syempre, the book of all books, ito pong ating Holy Scriptures. Yan naman ay hindi imbento ng isang tao lang. Nilinang po yan ng mga Bible experts, theologists, and lahat ng mga prophets pa nung before Christ or after Christ, lahat ay pinagsabay-sabay. At pinaka-importante po, Holy Spirit breath. Ayan na hiningahan ng ating banal na spirito at pagyan naman ay talagang nasa sa inyong puso at damdamin ang malinaw na mga katotohanan ay mas mapapalinaw pa, no? Pagka kasi kulang po ang kaalaman natin, very particular ako dito dahil ito pong ating programa, Sulong na Bayan, paano po tayo susulong kung hindi naman natin alam ang mga gagawing mga hakbangin, di po ba? So the most important talagang goal ko at advocacy is to make known to the ends of the earth, so to speak, hanggang Judea man yung Samaria, ang mga nuggets of truth, lalo na ang ating salita ng Panginoon sa Bible, para po mapalaya tayo. Ang dami-dami kasi nating mga katuroan nga, no? Uulitin ko lang, medyo ihiwawaksin na natin yan. Kung dati, yun ang mga pinaniniwalaan mo na alam mo namang hindi totoo. Kasi kasalanan pa rin po pala yun eh. Alam mo palang mali, you're still holding on to it. Ayun pa rin yung katuroan na parang ipinapatupad mo or ginagawa mo sa araw-araw. Alam mo nang mali eh, bakit mo pa itutuloy?
So again, for lack of knowledge, my people perish. Sabi yan sa Hosea 4:6. Ayaw din natin na yan ay mangyari. Because ang ating Panginoon, He doesn't want anyone, not even one soul, to perish. Hanggat kayang lahat tayo po ay maligtas. Aba, eh siyempre mas gusto niya na lahat tayo ay kasama niya. Napakagulo na po ng mundo. Ito sinasabing description ng CNN, ng CBSC, lahat ng mga major TV networks. The world is in turmoil. Eh ayoko basta-basta tanggapin yan because alam ko yung totoo eh. Kung alam mo po yung katotohanan, ang sarap na ikaw ay maliligtas sa mga katuroang ganyan. Alam mo palang pwede kang makasama ng Panginoon, ba't hindi mo halukayin, i-research, magbasa, mag-meditate, mag-immerse, at gumawa ka ng mga fellowship Bible study groups para mas maintindihan mo ano ang mabuting mabalita or ano yung gustong ipahatid ng ating Panginoon sa ating buhay. Lalo na sa mga katulad ng ating kababayan yung dumadanas ng iba't ibang klaseng problema. Parang near death yung pagtawag at pag-text sa akin itong tumatawag kanina or nagte-text ano through Miss May Briones, ang aking kumares na taga National Press Club, ay shinare niya yung burden nitong ating kababayang biktima nga ng kanyang mismong asawa, Sudanese national ang kanyang husband. So we will not judge anybody, pero doon sa nakita nating video maya-maya sa ating pagbabalik, ipapakita natin yung kanyang sumbong at reklamo na I don't know paano niya nakunan, ano? Siguro nagkaroon siya ng panahon makunan, at the same time kasabay niya yung husband niya doon sa lugar eh. Buti na eh, kubli niya yung pag-capture ng video, ano? So again, ito po ay isa lang sa mga dinadanas ng ating mga kababayan sa iba't pang panig na mundo, hindi lang naman dito sa ating bayan, kundi pati ibang pang mga nationalities, sa foreigners like ang Kabul. Alam po natin, ito, hirap na rin sila at survival of the fittest. Can you imagine? Lahat eh, may ganitong klaseng problema. But sa ating pagbabalik, malalaman nyo po paano pa ang paano pagresolba ng ganyang klaseng mga burdens. But we have to pause for a station break. The Philippine Standard Time is 3:30 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan. Gusto ko munang bigyan ng daan ang aking classmate. Nag-celebrate ng birthday yata kahapon. Ang belated happy birthday dyan sa California, si Miss Luz Grape Parocha. Maria Luz Grape Parocha, have a good day. Gabi na dyan. So I'll see you, or actually you can check this out tomorrow. So happy, happy birthday, and we pray for continued strength. Siyempre yun naman tayo pagka ganyan sa senior na tayo, ay kailangan aalagaan ang katawan. Eto, hindi naman to senior. Happy birthday din kay Miss Ana Manansala. Siya po ay isang napakagaling na PR practitioner, ano? So we need yung mga services ngayon, ano? Dahil alam natin, ito na yung oras ng eleksyon. Dahil maraming mga magsisipag, laban-laban, ika nga, or kanya-kanyang ambisyon, o anumang mga motibo, ayun lang po yung gusto natin sanang ibahagi sa ating mga electorate, ano? Huwag po natin sabihin na hindi tayo boboto. Sana lahat po tayo ay somehow makisali at mag-engage, kasi yan po ay isang karapatan na dapat ating in-exercise. Freedom of right of suffrage, ika nga, ano? So para tayo po ay makapamili ng mga mahusay at alam nating magde-deliver. Ayaw na natin ng mga sinungaling, di ba? Masyado na tayong pagod sa mga pangako. Ika nga, ano? Again, ang Panginoon, napakalinaw. Sabi ng Panginoon, do not lie. Do not steal, do not lie. So, isa pa rin yan sa ating tututukan. Sino nga po ba sa mga matatawag nating kandidato ang hindi nagnanakaw at hindi nagsisinungaling? So, siguro dalawang pamantayan lang yan. I-simplify na natin, di po ba? Kasi ang dami po sumusulat at nag-detect sa atin. Ate Loli, pakibigyan nga ng mga pointers o tips ang mga electorate, kasi karamihan daw sa ating mga bumoboto ay pang sariling interest ang mananaig, talagang hindi tayo susulong. Nakita niyo po yung programa, ang pangalan, Sulong na Bayan. Gusto natin kasi
makasulong. It's not about the candidate. It's about ano, gusto natin makasulong ang bayan. So siguro kung makakasama natin si Senator Tuloy, si Admin Bernie Olaya via Zoom, pwede ba yan, Engineer Daniel? Pakita na ni Rina, no, yung ano, mga yung ating biktima na humihingi ng tulong from Sudan, and then makausap natin somehow si admin ng POEA para masolusyunan, ano, kasi itong ating nakikita natin sa ating screen, ano, gusto natin siyang tulungan, humihingi po ng tulong itong kababayan natin. Hindi yan maiuwi ang kanyang 3-year-old child na galing Sudan, dahil siyempre ang immigration, ang rule po ng immigration ay dapat may consent ng father o ng other parent, ano. Unfortunately, kaaway niya yung kanyang husband at ayun nga, tinamo niya itong mga sugat sa paa, bugbog sa katawan, at siya ay sinasaktan. Kitang-kita po natin yan. Humingi na po na siyang tulong, ano, in fairness to sa ating mga kawani at official dyan sa konsulado yata ng Sudan. Ayan. Itong kanyang pagsusumamo sa video, no? At sinasaktan daw nga siya. So, ang ating dasal eh, magising naman po yung mga kawani at official ng ating pamahalaan dyan sa Sudan, ano, kung may konsulado tayo dyan, or even our Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin. We're appealing to your senses, and even the OWA, kinokontakt po natin ang administrator mismo ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, Admin Hans Kaktak, at ganyan na rin ang kanyang deputy admin na si Mocha Uson, na siya namang kaya nga tinawag po ang inyong ahensya ng welfare, di po ba? Dapat ay kayo ang somehow nakakasagot ng ano, pagkalinga, dahil yan ang mandato ng inyong ahensya. Ako, naalala ko tuloy yung sinabi nung ating naging panauhin noong isang araw. Siya ay former Labor Secretary at former Undersecretary of ano, Department of Foreign Affairs for Special Concerns and Ocean Concerns. So hawak na hawak niya ang mga, alam na alam niya ang mga nagiging nangyayari sa ating migrant workers, mga kababayan natin nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Alam niya somehow ang nagiging mga parusa na inaabot at sakripisyo ng ating mga kababayan dyan, ano. At sinasabi niya nga, eh kailangan iisa lang kausap ng mga bansa na counterpart nila na matatawag dito sa ating bansa, which is ang kagawaran ng Foreign Affairs, Department of Foreign Affairs. So kung sa kanya lang, eh hindi na nga dapat mag-create-create pa ng iba pang pangalan ng ahensya. Dahil napakarami na po nilang mga ahensya dyan na hindi naman, ano, hindi naman mukhang, di umano na gumagawa ng sa kanilang ano, mandato. So in fairness, tinatawagan po natin ngayon si Secretary, actually si Admin Bernie Olaya ng POEA. Ito, mabilis sumagot to eh. Nandiyan na ba siya, Engineer Daniel, via Zoom? At least matugunan itong ating ilalapit sa kanya na kababayan natin. Either via phone patch camo, pwede rin naman. Kung hindi available, si Admin Bernie. Okay, bakit naman bawal? Ito, nakikuha ko yung text ng ating technical guy or ating SOCMED at ang ating communication assistant. Sinasabi daw po na bawal magpa-interview. Sino ang bawal? Pakilinaw nga itong iyong text, Rashid. Kasi hindi pwedeng bawal sila magpa-interview. Kasi kawani at opisyal po sila ng pamahalaan ng sangay ng POEA or OWA or DOLE man lang, sila po ang may mandato para tumulong sa ating mga kababayang naaapi. Di po ba? So, ang sa akin lang, nandyan yung pagkakataon na kayo ay tinalaga ng ating Pangulo para gawin nyo po yung inyong mga mandato. Otherwise, you have no business staying in your own respective areas of responsibilities. Kung hindi naman nyo po pala gagawin ang inyong mandato. At kung kayo naman po'y pinagbabawalan, nako, yan ang mga usual excuses na ating nakukuha. Laging sila ay nasa pagpupulong
hindi matapos-tapos ng pagpupulong. At a time like this, 3:47, eh, nasa pagpupulong sila, maaari naman nilang gawin yung meeting na yan earlier o mamaya pa, biglang nasa pagpupulong na. But okay, we're just doing you a favor. We're trying to get in touch with all of you, kayo pong nakaupo dyan at tinalaga ng Pangulo sa POEA, sa OWA, Admin Kakdak, Deputy Administrator Moka Uson, at syempre si Admin Bernie Olalia, kung ano man pong pagbabawal na yan na ipinagkaloob sa inyo, eh siguro pwede po bang makakuha ng kopya at i-fax nyo lang, or actually i-screenshot nyo lang, padala nyo sa DWIC 882 para naman po malinaw sa amin na hindi namin kayo dapat tawagan. Kung ganyang may nilalapit kami mga problema, ito po ay problema ng kababayan natin na ang mandato nyo ay tulungan at magkalinga, at yan ang mga pangalan ng ahensya nyo eh. Diba? Overseas workers. O, overseas, mga kawani o mga nagtatrabaho sa overseas. Ano ang dapat na mandato? Welfare. O di dapat papangalagaan niyo po. Actually, may labat naman din siguro tayo dyan, ano? Pero ewan ko lang kung anong ginagawa ng mga labat. Labor attaché na tinatawag, na kung saan isa rin sila. Isa rin sila sa dapat somehow, ano, tumutulong. Di po ba? So, ang laki ng aming tiwala sa inyo na kayo ang dapat gumagawa ng mga ganitong solusyon. But we're appealing to your senses na bigyan niyo po ng pansin itong ating kababayan na si, ayokong pangalanan, ano, kasi baka she wishes not to be identified muna at baka mag-rest back yung kanyang Sudanese husband, ano, pero siya ay may anak na 3 taong gulang at may document tayong pinakita kanina, travel document, na ready na niyang iuwi. Ang problema, hinarang pa rin sila sa immigration doon at hindi nga kailangan, ang requirement is makahanap siya ng consent. May pirma ng asawa na inaalaw yung kanyang anak maisama. But from the looks of it, nagtanong na siya sa isang counselor or lawyer. Yun din ang pinaka-advice sa kanya ay huwag niya munang awayin yung kanyang husband. Siyempre, pag inaway mo, lalong di bibigay yung gusto mo. Pero isang pamamaraan is, pakisamahan niya po muna ng gusto. So, ang text naman niya sa akin, hindi niya na kayang pasamahan kasi mabigat nga ang kamay. So, lagi siyang nananakit o sinasaktan siya. At ayun, umiiyak na nga siya at naghingi ng saklolo nung makauwi na. Eh, hopefully, makakuha tayo ng attention from all these agencies. Siguro nga kung may Department of OFW na matatawag na mabubuksan o mauumpisahan, baka yan nga ang talagang tututok sa mga ganitong klaseng problema. Yung hindi ka tataguan o hindi ka sasabihan ng nasa meeting o may pagpupulong, eh samantalang ito po ang inyong mandato. Yun lang po ang pinapaalala natin. At ayan eh, alam na alam ko na yan kasi matagal na po tayong na andyan sa pagpapahayag sa industriya ng pamamahayag dyan sa ating paliparan. Pagbaba pa lang po ng ating mga kababayang galing sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Kuwait, sa lahat ng gitnang silangan man yan o ASEAN countries. At sila ay may problema. Kami na po agad actually nakakaharap dun. Na nakakapanayam na po namin agad-agad sila at nasasabi nila sa amin yung hinaing nila. At kayo ay siguro kung naandun man kayo, iiyak kayo ng balde-balde. Kasi maawa po kayo sa kanilang mga naging kalagayan. Kaya sila umuwi dahil hindi na nila makaya yung mga maltratong binagawa sa kanila ng kanilang mga employer. O hindi man employer, itong ating biktima, asawa niya mismo. Imagine, asawa niya na may anak na siya, may pamilya na sila, and yet ito pa yung kanyang sinasapit. At karamihan nga po yung mga umuwi pa, naloloka na. Dahil mentally depressed eh. Pagka nilapitan ng aming mga kasamahang mamamahayag, hindi mo na sila makakausap. Kasi iniuwi lang sila para lang makabalik sa kamahal nila sa buhay dito. Pero once panayam, hingan mo ng kahit anong pwedeng sabihin nila, hindi. Nakatuon lang pansin nila sa basan para silang statwa ay na nilang magsalita sa sama at sa hirap ng kanilang dinanas. Siguro, there's no telling what really happened kung ano man yung kanilang pinanggalingan na bansa, di po ba? So again, kami po dyan sa paliparan, kitang-kita namin agad-agad
And yet, meron tayong tinatawag na OWA, meron tayong tinatawag na POEA, meron pa tayong tinatawag na DOLE, DFA, o hindi pa yan, Assistance to Nationals. O another ahensya yan, Assistance to Nationals. Ibig sabihin po, siyempre, kayo yung mag-a-assist sa ating mga kababayan ng Pinoy, kung saan mang lupalop sila nandun. At meron pa pala isa humahabol, COF. Ano po ibig sabihin yan? Commission on Overseas Filipinos. COF, tama ba? O ano naman po papel niyan? Parang dagdag ano yan? Hindi ko na maintindihan, ba't kailangan mag-create pa ng mga ganyan? Meron ka ng tinatawag na labor attaché. O ang trabaho po ng labor attaché, pangalagaan yung mga tabahador at manggagawa natin na naandun na. To make sure to see to it na ito ay binibisita pa nila sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Yan po kasali sa mandato ng labor attaché yan. Kung ikaw ay assigned sa Kitnang Silangan, aba, somehow magkoconduct ka ng random visit. Titignan mo yung pinagtatrabahuhan ni ate kung siya ay tinatratong maayos o pinupukpok ba yung kamay niya o binibigyan naman siya ng maayos na sweldo o siya ay hindi naaabuso o nagagamit o kung ano pa mang kapahamakan, dapat yan ay monitor ng labor attaché. Kaya nga po sila inassign dyan sa bansang yan para sa ating manggagawa, ma-check nila ang kalagayan. So kita mo, meron ka ng labor attaché, may CN, Assistance to Nationals, may COF, Commission of OFWs, tapos POEA, OWA, DOLE, DFA, ay nako. Tapos maglalagay pa ngayon ng Department of OFW. So hindi ko na po maintindihan dahil ang binigay na siguro understanding na naintindihan ko kay former Secretary Jose Chito Brillantes, dati po yan ng Labor Secretary at naging Undersecretary din ng DFA for Special Concerns and Ocean Cases. Siya mismo, by his own admission, sabi niya hindi kinakausap ang lahat ng ahensyang binanggit mo, Loli. Isa lang ang kinakausap nila, yung counterpart nila, Department of Foreign Affairs lang. So, bakit kailangan pa ngayon tayo magdagdag pa ng another pagastusin pa ito, sabi ng iba? So, please, yung ating mga mambatas, medyo, I'm sure may mga kamag-anak din kayo, kaibigan, na nasa ibang bansa, na nagtatrabaho, malayo sa kanilang mahal sa buhay, to make both ends meet para lang maipagkaloob o maiprovide yung mga matatawag ng pangangailangan ng kanilang pamilya. And somehow, may kilala kayo, hindi pa pwede hintay because we have 11 million. Kahit may pandemya, yun pa rin po ang datos na bawasan ng kaunti, pero still, 11 million na overseas Filipino workers ang nagtatrabaho. Although, ang report na ating nalakap, may mga naka-uwi na, na-repatriate na, ng mga more than 1 million yata, 2, dahil may pandemya. But still, yung mga naiwan pa rin po doon, sila po yung nagkakaloob sa atin ng napakalaking contribution sa ating ekonomiya. At a time like this, wala pong negosyo na nag-ooperate halos sa ating bansa. Still, tuloy-tuloy po yung pagpapadala ng ating mga kababayan. Dahil syempre, kailangan nila man mas lalong tumulong sa mga kamag-anak nilang nawalan ng trabaho dito. So, nandun pa rin po yung tinatawag na remittances. And may I just remind everyone listening, magkano po yun? Dati nung wala pong pandemya, 33 billion. Billion, hindi po million. At saka ito, magulat ka, hindi po to pesos. Sabihin mo 33 billion pesos, hindi, dollars. So, ano po ito? Napakalaking pera na pinagkakaloob nila para matugunan ng ating pamahalaan ang iba't ibang nagiging problema, lalo na po ngayon sa ayuda na pinagkakaloob ng ating pamahalaan sa mga nawala ng trabaho. Ito na po, dito sila pwede makakuha ng ganyang pandagdag sa pang mga gastusin. And yet, hindi naman sila inaasikaso. E 10 million po silang naandun sa labas ng bansa. So, tama lang. Sana nga, umuwi na lang po kayo. Dito lang kayo magtrabaho. Dahil ang dami naman pong pwedeng trabaho ngayon. Nagugulat ako. Kasi work from home at saka online business, magulat ka.
iba't ibang klaseng negosyo, layo sa larangan ng pagkain. Nako, hindi ka matatalo sa business na yan. Mag-isip po kayo ng mga ganyang klaseng maliliit na livelihood negosyo. Plus, ayang farm natin. Buong kalinyo po ang lahat ng klase ng lupa meron tayo dahil napaka-arable, napakaganda ng ating lupain at mabilis na mabilis tutubo kung ano man yung naiisip nyo. Kasi in addition to that, meron na po tayong high technology, nag-transfer ang Israel, nagturo na po sa atin sa Department of Agriculture ng iba't ibang pamamaraan para makapagtanim ng mabilis at makapag-harvest ng mabilis. At in addition to that, hindi mo nga kailangan minsan ng lupa eh. Mismo right here, right now, sa inyong building, kung wala kang lupa, ay hydroponics kung tawagin, makakapagtanim ka pa rin. Ganun na po ang technology. So kayo, magsiuwian na rin po kayo at kung ganyang nahirap din at naalisan kayo ng trabaho, nawalan kayong trabaho, sumama na po kayo dun sa repatriation na ginagawa ng ating sangay ng pamahalaan nang makauwi na kayo sa inyong mga mahal sa buhay. At dito na rin magsimula ng mga iba't ibang klaseng trabaho. I'm sure makakaisip napakagagaling ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi ako naniniwalang hindi tayo resourceful. Tayo ay resourceful. Ang dami nating maiisip na pwedeng magawa. Kung hindi man pagkain sa ibang larangan, nakakailanganin ng ating mga kababayan sa ngayon, di po ba? Kung ano yung meron tayo. This is a new normal and I think hindi na ito magbabago dahil who would have thought na 10 years ago magkakaroon tayo ng ganitong pandemya. But again, hindi lang naman po dito sa atin, buong mundo ito na nakikita natin apektado. So ang ating pasasalamat siguro eh, ligtas pa rin tayo, malakas ang pangangatawan at protektado at ang safety, ano? Ang safety natin is somehow ay maayos if only tayo ay ano po yung actual na sagot dyan? If we are what? If we love and we put God first in every area of our life. Yun lang po ang to simplify everything. Lahat po tayo ay manalig lang sa ating Panginoon. Not anyone else. We cannot lean unto anyone's understanding. Nasa Proverbs 3:5-6 po yan. Do not lean unto your own understanding. Yung mga pamaraan ng tao. Dahil somehow, limitado po yan. Paliko-liko. So ayaw natin maliko-liko. Gusto natin will be set free. Ako, napakabilis ang panahon. Maraming salamat sa ating naging kaagawa, Engineer Daniel Tenko, Rashid Loxin, at syempre si Ace na narinig natin, at si Rina, at si Sir Alex Calda, at Sir Edwin Yusebro, ang ating Chairman D. Edgar Tabangon. Abangan niyo po kami bukas sa isang namang talakayan dito sa ating Sulong na Bayan. Ito po si Loli Rivera Acosta. God bless everyone. Bye! Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.